Minsan, pangit rin na palakihin natin ang mga anak sa karangyaan. Dahil yun minsan ang nagre-resulta sa pagkawala ng respeto nila sa kanilang kapwa. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon, mga ka-explorers. Kwentong may aral uli para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Pangatlo, sa anim na magkakapatid, itong si Maymay. Kumpara sa mga kapatid niyang nakakatanda sa kanya, ay ibang-iba itong si Maymay. Dahil sa may pangarap ito siyang makapagtapos ng pag-aaral. At ang kagandahan sa ugali nitong si Maymay ay hindi siya umaasa sa perang ibibigay sa kanya ng mga magulang niya. Bagkos, ay siya mismo ang naghahanap ng paraan para magkapera. Ginagawa niyang mag-sideline sa negosyo ng tiya niyang ukay-ukay, at doon nahubog ang pagkahilig nitong si Maymay sa pagne-negosyo. Ginawa nitong si Maymay na kausapin ang tiya nito. "Tita, balak ko sanang ilako ang paninda nyo para po kumita rin ako kahit papaano. Yun ay kung papayag ko kayo, tita." Nahihiyang saad nitong si Maymay. "Ikaw talaga, Maymay. Kailan ba ako nagpahindi sa'yo? Siyempre, papayag ako nyan. Kasi malakas ka sa akin. Kumuha ka lang dyan kung anong gusto mong ilako." Tugon naman ng tita niya. Sa sipag at dedikasyon nitong si Maymay, ay nagawa niyang matustusan ang pag-aaral niya nang hindi umaasa sa tulong ng mga magulang niya. Sa dalawang buwang pabalik-balik sa eskwelahan nitong si Maymay, ay nagandahan ito siya at nasayahan dahil sa pakunti-kunti na natutupad niya ang kanyang pangarap. Yun na yang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit, isang araw, habang nagtitinda ng dalang ukay-ukay na mga damit itong si Maymay, ay napadaan ang grupo nitong si April. At nang makita nila itong si Maymay, ay ginawa nila ito siyang pagtawanan. "Ano bang mga gamit to? Mga patapon na binibinta mo pa? Wala ka na ba talagang naisip na ibang paraan? Kundi ang magbinta na lang ng mga basurang to? Hay naku, Maymay. Kaya imposibleng umasinso ang mga tulad mo dahil mga basura ang naiisip nyo. Hayaan mo, kapag nasimulan ko na ang totoong negosyo ko ay kukunin kita para magtrabaho doon para maka-experience ka rin ng magandang negosyo. Tara na nga, umalis na tayo dito sa lugar na to. Puro basura lang ang nandito." Sa sinabi nitong si April, ay nagtawanan ang mga kasamahan nito habang naglalakad. Dahil sa sakit ng mga binitawang salita nitong si April, ay muntik nang sumuko itong si Maymay. At napagtanto niyang isauli na lang ang mga ukay na kinuha niya sa tita niya. Sa puntong iaabot na sana niya sa tita niya ang mga ukay na damit, ay nagkataon namang nagkasalubong ang landas nila ng guro nito. "Maymay, ba't ka nandito?" pambungad na wika ng teacher nito. "Magsasauli lang ho sana ako, ma'am, ng mga damit na to." Tugon naman ni Maymay. "Bakit mo naman isasauli? Eh, ang ganda ng mga damit na yan, oh." "Maymay, palagi mong tatandaan na ang pagninegosyo nakadipindihan sa'yo sa pagdala mo at hindi sa sinasabi ng ibang tao. Hindi porket ganyan ang negosyo mo ay wala ka ng pag-asang umasenso. Inuulit ko, nasa sayo yan. Basta sipagan mo lang, hindi malayong aasenso ka sa ginagawa mo." Bahagyang nagkaroon ng liwanag itong si Maymay sa sinabi sa kanya ng guro nito. At dahil sa mga sinabi nito, ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa itong si Maymay. Na kahit inaaraw-araw na siyang hinahamak nito sa April at mga kasamahan nito,
ay hindi na nagpapaapekto pa sa kanila itong si Maymay. Hanggang sa lumipas ang 10 taon. Isang araw, sa kumpanya, nabintahan ng mga sikat na damit ay di inaasahang nag-cross muli ang landas nitong si April at Maymay. Oh, Maymay, ikaw ba yan? Muntik na kitang hindi makilala. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang swerte mo naman, nakapagtrabaho ka sa lugar na to. Nasurprise ang wika nitong si April. Napangiti lang itong si Maymay sa sinabi nitong si April. At nagsalita ito. Ba't ka pala naparito, April? Anong lakad natin? Saad naman ni Maymay. Mag-a-apply sana ako ng trabaho. Narinig ko kasing bakante ang managerial position nila dito ngayon. Pag nagkataon ay makakasama pa kita sa trabaho. Sige, maiwan na kita, Maymay. Galingan mo sa pagtatrabaho, ha? Isang linggo ang lumipas at nangyari ngang nakuha bilang manager itong si April. At nang ipakilala na ito siya sa mga staff doon sa kanyang pamumunuang trabaho, ay nagulat siya nang nakasama doon itong si Maymay. Sa pagtaka niya'y napatanong ito siya dito kay Maymay. Maymay, huwag mong sabihin sekretarya ka ng boss natin. Hindi, April, hindi ako nagtatrabaho dito. Supplier nila ako ng mga magagandang damit na binibenta nila dito. Naparito lang ako para i-check ang mga bagong deliver naming mga produkto. Sa puntong yon, nang marinig nitong si April ang sinabi ni Maymay, ay natigilan ito siya at natahimik at nahiya sa mga pinagsasabi niya dito kay Maymay. Mga ka-explorers, iwasan nating manghamak ng ibang tao, dahil baka balang araw magugulat ka na lang sa muli niyong pagkikita na ikaw na lang pala ang napag-iiwanan ng panahon.